While you were at the House Committee on Good Government, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Government and Public Accountability. Yes. What was your initial reaction po, and pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung... yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearings. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inibita nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako. Tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit. Inimbita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero, hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako eh, pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Ma'am, additional sa binanggit ni Red, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Trillanes yung sinasabing yung kapatid niyo daw po is the drug smuggler, yes. Even implicated your husband po na si attorney has talking. What's your take on this thing? Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana, no? Sila na lang ang pasagutin natin, si Congressman Pulong Duterte and si Attorney Manasses Carpio. Sorry, I have to ask this. Yes. Sinabi ni Presidente sa hearing na sige, bukas na mag-imbestiga ng ICC. Are you worried about this statement? Kasi parang palabas na rin ang Malacanang saying na if the President will surrender himself, parang wala na rin, parang wala na rin silang magagawa. It's best to be answered by the lawyers. Meron din akong lawyer sa ICC, but wala. Hindi kami nagkausap kasi after nung hearing. So, hindi ko alam kung anong way forward nitong ICC. Pero you think, ma'am, the family has to prepare doon sa naging statement ni Presidente? I mean, the PRRD po. Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang dalhin doon ni eh. Pero sa akin wala pa naman eh, sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat, pero naghahanda. All right. Okay, thank you. Thank you. Thank you.